Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, subject natin ay fiqh at tinatalakay pa rin natin ang tungkol sa adhan. At ngayon, inshallah, ay tatalakay natin ang tungkol sa mga gagawin ng nakakarinig ng adhan. At madaanan din natin yung iba pang usapin na may kinalaman sa adhan, inshallah. So unang-una, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, "Ma yakuluhu man sami al-adhan," ano ang sasabihin ng nakarinig ng adhan? "Yusannu liman sami al-muaddin min ar-rijal awin nisa." So sino man daw ang makarinig ng adhan, lalaki man o babae, "an yakula mitlahu liyanala mitlu ajrihi illa fi hayya'alatain." Yung pala yun. Tinutukoy dito yung hayya'alas sala at hayya'alal fala, na uulitin daw ng nakakarinig ng adan ang naririnig niyang adan, liban na lamang doon sa hayya'alas sala at hayya'alal fala. At ito yung tinukoy dito na hayya'alatain, na kapag narinig niya ang hayya alas sala, sasabihin niya la hawla wala quwata illa billah, walang lakas at kapangyarihan liban na lamang sa pamamagitan ni Allah. Yun ang ibig sabihin ng la hawla wala quwata illa billah. Hayya alas sala, halina sa sala. Hayya alal falah, ano ibig sabihin? Halina sa tagumpay. Sasabihin mo rin la hawla wala quwata illa billah. Walang lakas at kapangyarihan liban sa pamamagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat yun uulitin mo. Kapag sinabi ng muaddin, Allahu Akbar, sasabihin mo Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, sabihin mo rin ashhadu an la ilaha illallah. Na ang pag-uulit mo na ito, syempre, mahinang boses na lang din. Hindi mo kailangang sumigaw. Ang muaddin lang yung sisigaw, hindi ikaw. At merong isang mahalagang usapin na may kinalaman dito sa pag-uulit ng adhan. Natanong ko ito minsan sa isang sheikh, na paano kung ang adhan ay recorded? Halimbawa, yung nagpe-play sa cellphone, o minsan sa ibang mga lugar, merong adhan na nagpe-play sa radyo. Dun sa Davao City, naalala ko, pag oras ng salam, may nag-a-adhan sa isang radio station doon. May adhan pine-play. Sa tinanong ko yung sheikh, kailangan ba ulitin din o sunna ba na ulitin ang adhan na ito na naka-record? Halimbawa, yung nag-play sa cellphone, yung merong alarm, yung merong oras ng adhan. At ang sabi niya, hindi na ito kailangang ulitin o hindi ito sunna na ulitin dahil ito ay ginawa ng isang makina, ng hindi tao ang may gawa. Ito ay recorded lang. At ito ay ginawa ng anumang kagamitan na ito nang wala itong niya o intention sa pag-aadan. Kasi makina naman yun. O gadget, cellphone, o radyo ang nag-adan. So hindi siya nag-adan na merong niya na mag-adan o magkaroon ng gantimpala o sumunod sa sunna, gawin ng wajib. So hindi sunna na ulitin ang adan na ito. Ang sunna na ulitin natin na adan ay ang adan na ginagawa ng tao. Pero kung halimbawa itong adan na ito ay live sa radyo, sa TV, sa sinabi ng sheikh, maaring maulit ito, ulitin ito. Pero maaari rin naman na katulad lang din ito nung adan na recorded na kahit hindi na ulitin. So ang sunna talaga na uulitin ay ang naririnig mong adan mula sa masjid na adan ng tao na nag-aadan. Tao na may buhay, tao na may niya o intention, tao na nag-aadan. Pangalawa,
ba'da intihail adhan yusannu an yusalli al muaddin wasami ala nabi sallallahu alaihi wasallam sirran. So ito, pagkatapos daw ng adhan ay sunna na sambitin ng nag-aadhan ang sala ala nabi. Alam niyo yung sala ala nabi? Pagsasabi ng sallallahu alaihi wasallam. Yan yun. O kaya sabihin mo, Allahumma salli wa barik ala nabiyina Muhammad. Pero meron pang ibang mga mas kumpletong dua ayon sa sunna na mababanggit natin mamaya. At naalala ko pala, kanina gusto kong sabihin ito. Sino may nagadan kaninang Jumu'ah? Sino nagadan kanina? Ikaw? Kung gusto mong magbismillah bago mag-adan, di ba? Kasi lahat ng bagay gusto mo lang simulan ng bismillah, huwag mo na sabihin sa microphone. Kaya nga, huwag mo na i-microphone kasi baka isipin ng tao kasama sa adan. Ano mo lang, hinaan mo lang yung boses mo, ganun o ano. O sige, sabi mo, itatry mo yung microphone, bismillah. Pero mag-iwan ka ng konti pang panahon bago ka magsimula mag-adan para hindi isipin ng tao na bahagi ng adan yung bismillah. Ganun. At ito nga, itong sala alan nabi ay ginagawa sirran o sa mahinang boses o lihim. Hindi rin ito malakas na sinasambit katulad ng pag-ulit sa adan. Pangatlo, wa yusannu an yakula ma warada an Jabir bin Abdullah bin Abdullah radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, sunna na sabihin ang naiulat ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalatil qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adda. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man daw ang makarinig ng adan at sinabi niya, Allahumma rabba hadihi da'wati tamma, o Allah na Panginoon ng ganap, kompleto o perpektong pagtawag na ito, wassalatil qa'imah at ang sala na itataguyod, ati Muhammadan al-wasila tawal fadila, ibigay mo kay Muhammad ang wasila at fadila, at ito ay dalawang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kabilang buhay kahit para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga scholar, meron silang iba't ibang pakahulugan sa wasila at fadila na ito. Ang iba, tumutukoy sila na ito ay isang antas sa paraiso na special para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganyan din sinabi, wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta, at ibigay mo sa kanya ang antas na kapuri-puri tulad ng ipinangako mo. Na sinabi nga niya, sino man daw ang magsasambit nito tuwing ang pagkatapos na marinig niya ang adhan, halat lahu syafaati yawmal qiyama, na ang tao raw na ito ay makakatanggap ng pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sasaksi para sa iyo sa araw ng paghuhukom na ginawa mo o tinupad mo ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay hadith na iniulat ni Imam Al-Bukhari. So medyo mahaba na dua, pero may kopya dyan sana eh. Alam niyo Hisnul Muslim na libro? Yung Hisnul Muslim na meron doon. Tapos yung libro dito na meron din tayo, yung Patnubay para o Gabay para sa Balik Islam. At yung Durusul Muhimma, yung Mahalagang Aralin, meron din yung doon. So ito, magandang makabisado ninyo ito, inshallah. So sabi, sino man daw magsabi ng Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalatil qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal fadila
wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. So yun, meron siyang gantimpala yung pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom inshallah. Sumunod na kabilang sa mga iba pang gawain sa gawain na sunna sa adan, ang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, mula kay Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu na narinig niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, man kala hina yasma'ul muadzin, sino man daw ang magsabi kapag narinig niya ang adan, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, gufira lahu dhanbu. Sino man daw ang marinig niya ang muadzin na nag-adhan at nagsabi siya ng ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sumasaksi ako na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal, wa anna Muhammadan abduhu wa rasulu, at si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, nalulugod ako kay Allah bilang aking Panginoon at kay Muhammad bilang aking sugo at sa Islam bilang aking relihiyon. Sino man daw magsabi ng mga bagay na ito, gufira lahu dhanbu, mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. So yun ay kapatawaran para sa kanyang mga kasalanan. At panlima, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, thumma yadu'u li nafsihi bimasya. Pagkatapos ng adan ay kung magagawa mo man yung mga nauna nating nabanggit na apat na mga sunna na gawin, yung pag-ulit sa sinasabi ng muaddin at pagkatapos yung sala ala nabi at pangatlo yung pagsasabi ng Allahumma rabbi hadi da'wati tama at pang-apat yung ashhadu an la ilaha illallah. Magawa mo man itong apat na ito o hindi, pagkatapos ng adan, pwede kang magdua ng anumang gusto mong dua. Sa anumang wika na kaya mong gawin sa dua. Dahil ito ay panahon na inshallah tinatanggap ang dua. So magdua ka. Gusto mong makapagtrabaho, gusto mong makapangasawa, gusto mong magkaroon ng bahay, gusto mong magkaroon ng ano mang gustuhin mo na pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating hilingin. Kasi mayroong mga bagay na bawal natin na hilingin. Hindi lahat ng bagay pwede mong hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka pwedeng hiling ng, hindi ka pwedeng magdudua na ang dinudua mo, ang hinihiling mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kasalanan. Bawa dua mo, sana maging jowa mo si ganito. Hindi pwedeng ganun yung dua. Hindi pwedeng kasalanan yung dua. At gayon din sa dua, isingit na lang din natin sa dua, ito ay maaring tutugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa kung anong hiniling mo. Yung mismo. So halimbawa, hiniling ni Ismael na mapangasawa niya yung isang sister, halimbawa, at tinupad, maaaring tutuparin ni Allah yun mismo yung mapapangasawa niya. O, maaaring bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam pa sa sister na yun. At pangatlo, maaaring ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala yun nga, mas mainam. Bukod pa doon, maaaring ipagpapaliban ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbibigay o ang katuparan ng dua na ito. Maaaring siya ay makakapag-asawa after 30 years. Pagkatapos niya magdua, o kaya makapangasawa siya sa kabilang buhay na, o maaaring mangyari na ang dua na ito ay sa pamagitan ng dua na ito ay dudulutin ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo nga makukuha yung gusto mo, pero aalisin naman ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyong isang bagay na ayaw mo. Halimbawa, kapahamakan, sa halip na si Ismail mahuhulog uli sa rooftop, hindi na siya mahulog dahil nagdudua siya palagi. So maaaring ganun din yung mangyari. Kaya palagi natin na ugaliin ang magdua
kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manalangin tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi ito, irhamakallah, ito ay pagsamba na minamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na naalala ko sa isang lecture na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, minamahal niya yung alipin niya na palaging nagdudua sa kanya. Katulad nung anak na palaging lumalapit sa kanyang ina. Yung malambing sa kanyang nanay, halimbawa, o malambing sa kanyang magulang. Na kahit gano'ng kawalang hiya yung anak, halimbawa, o gano'ng kakulit, kapag lumalapit siya sa magulang, hindi niya makakatiis yung magulang na hindi siya pagbibigyan. So ganun din, kung si Allah Subhanahu wa Ta'ala, mas mabuti pa siya, mas mabait pa siya kaysa sa mga magulang natin. So yung pagdudua, ito ay pagpapakita na minamahal natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, naniniwala tayo sa kapangyarihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya gawin natin palagi yung mga dua. Halimbawa niyan, meron kang napanood sa balita, merong disgrasya, magdua ka, nailigtas ka ni Allah mula sa ganung klaseng disgrasya, o mailigtas yung mga tao na nasa disgrasya na yun, o maging maayos ang kanilang kalagayan. Nakita ka sa Facebook na pinost na bata na may sakit, magdua ka para sa kanya, kahit hindi Muslim, magdua ka muna ng gabay para sa kanya, at pagkatapos hilingin mo yung kung anumang pinahintulutan na dua para sa kanila. Kung may nakita kang namatay na Muslim, magdua ka rin para sa namatay na Muslim o sa mga Muslim sa pangkalahatan. Sa bawat panahon, ugaliin natin na ang dila natin ay kumikilos o gumagalaw na nagdudua, nananalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung hindi man ito humihingi ng tawad kay Allah, o kaya ay pumupuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gawin nating busy yung ating mga dila sa pag-aalala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at lahat ng sasabihin natin o isipin ay may kinalaman kay Allah. So inshallah, itong adhan, pagkatapos ito ay panahon na tinutupad ang mga panalangin. So sinabi ni Sheikh Rahimahullah pagkatapos nito, fadlu mutaba'atil muaddin, ang kainaman ng pag-ulit sa sinasabi ng nag-aadhan. So an Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma annahu sami an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, iniulat ni Amr bin al-As radiyallahu anhuma na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, idha sami'tumul mu'addin faqulu mithla ma yaqul. Kapag narinig ninyo ang nag-aadan, ay sabihin ninyo ang sinasabi ng mu'addin na ito. Thumma sallu alayhi, at kayo ay magsala alan nabi, sabihin natin yung sallallahu alayhi wa sallam, o kaya yung Allahumma salli wa barik ala nabiyyina Muhammad, pwede rin yun. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashara. Na sino man daw ang magsambit ng sala alan nabi ay bibigyan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng 10 na katulad nito. Yung sala alan nabi kasi sa konteksto nito sa Tagalog, kumbaga ito ay parang panalangin o pagpupugay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pwedeng translation ng hadith na ito, sino man daw ang magpugay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magpupugay si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng 10 ulit sa tao na ito na nagpugay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, nagpahalaga o nanalangin para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So merong 10 doble ng gantimpala. At kapag ginawa niya ito, thumma sallallahu li alwasila, at pagkatapos nito ay nanalangin siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng wasila. Ito yung isa pang dua na pinag-aralan natin kanina. Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbagi illa li abdin min ibadillah. Nang wasila pala, ito na nga yung sinabi ko kanina, na merong special na kahulugan ng salitang wasila. Ito raw isang lugar o antas sa paraiso na hindi mararating ng sino man liban na lamang sa mga alipin ni Allah. Wa arju an akuna anahu. At hinihiling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay
ang magkakamit ng alwasila, faman sa'ala li alwasila, hallat lahu asyafa'a. At sino man daw ang humiling na ang wasila ay makamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay makakatanggap siya ng pamamagitan ang syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom. Sumunod, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, man jama'a bayna salatain aw kada fawait addana lil ula thumma aqama likulli farida. Na sino man daw ang gagawin niyang magkasama ang dalawang sala. At ito ay sa traveler. Para sa traveler bilang halimbawa. Na pagsasamahin niya ang duhur at asar sa oras ng duhur o duhur at asar sa oras ng asar. Ang gagawin niya ay isang adhan na lamang bago siya magsimula nung dalawang sala na yon at ikama na lang sa bawat sala na yon. O pwede rin naman mangyari ay sa sinabi nga ni Sheikh dito, sino man daw yung magbabayad ng sala, halimbawa hindi siya nakapagsala ng duhur at inabutan na siya ng oras ng asar, doon na siya sa asar magsasala ng parehong duhur at asar, isang adan na lang ang gagawin niya at may kanya-kanyang ikama ang duhur at ang asar. So ganun. Sinabi ni Sheikh, ida akhara salatul duhri li shiddati har aw akhara al-isha ila al-waqtil afdal fa sunna an yu'addina inda iradati fi'lis salah. Na sino man daw halimbawa ang naantala ang kanyang pagsasagawa ng duhur, na tinukoy niya dito na maaring dahilan yung matinding init, o kaya ay naantala ang kanyang pagsasala ng isya at ginawa niya ito sa mas huling oras, ay mag-aadan pa rin siya sa anumang oras na magsisimula na siya na magsala. Mag-aadan siya. Ito yung para doon na sa mga lugar o para doon sa lugar na wala namang jama'a o masjid ng mga Muslim. Ngayon kung halimbawang ikaw ay nasa kapitbahay lang ng masjid, kung nasa bahay ka lang, so may mga scholar, sabi nila, pwede naman magadan ka kung gusto mo, kung magsasala ka sa bahay kasi hindi mo na inabutan yung sala sa masjid, magadan ka at magikama, pwede, at kung ikama lang ay pwede rin, inshallah. So ang tinutukoy dito ay yung sala lang ng duhur mag-isa at sala ng isya mag-isa bilang halimbawa. Yung kaninang tinukoy, yung pinagsasama nila yung duhur at asar dahil sila ay naglalakbay o kaya ay magribat isya dahil sila ay naglalakbay. Ida tasyaha muaddinani fa akthara quddimal afdal sawtan thumma al afdal fi dinihi wa aqlihi thumma man yakhtaruhu al jiran thumma qira wa yubahu ittikadu muaddinina lil masjidil wahid. So, halimbawa daw na maraming muaddin, parang dito sa atin maraming muaddin, hindi lang isa yung nag-aadan. So, ano daw ang gagawin? So, ang pinaka-priority na mabigyan ng pagkakataon na mag-aadan ay yung pinaka-maganda raw ang boses. Ang ibig sabihin dito na maganda yung boses, yung natutupad niya yung mga sunna ng adan. Yung malakas yung boses, unang-una, napopronounce niya ng maayos yung adan, hindi yung bulol. At yung adan niya ay malinaw nga. So yun siya yung priority na mag-adan. Pero kung magsasalit-salitan sa iba-ibang oras ng sala, halimbawa, may ibang mag-aadan, pwede rin. At pagkatapos ito, halimbawa, lahat sila pangit yung boses lahat, pare-pareho. Ang pinaka-priority, sunod na priority mag-adan yung al-afdalu fi dinihi wa akali. Yung pinaka-matuwid daw sa kanyang relihiyon at pinaka-matino. So, yung pinaka-matino, kung pare-pareho sila si Raulo, yung pinaka-matino sa kanila pwedeng yung priority mag-adan. Hindi naman, hindi ganun. Basta yung
pinakamatuwid sa relihiyon at yung basta pinaka matuwid at pinaka sabihin na nga natin na pinakamatalino o pinakamaalam, ganun. Ganun na lang, hindi na lang yung matino. At maaring mangyari na pangatlong pagpipilian, yung pagdidesisyonan ng magkakapitbahay, halimbawa, kung sino ang mag-aadan. So dito naman sa atin, wala namang problema, so kahit sino pwedeng mag-aadan, basta marunong mag-aadan. Thumma qara'a, kung wala talaga, pwede sila magpalabunutan. At ito sa mga pagkakataon na ito, halimbawa, may swapang ayaw pumayag na may ibang mag-aadan, o walang gustong mag-aadan, so pwedeng magpalabunutan. At pwedeng magkaroon ng maraming muaddin, iba-ibang muaddin, sa isang masjid lang. So pwedeng marami nga. Walang problema. Hindi kailangan na isa lang yung nag-aadan. Hindi kondisyon yun. Inshallah. At dito sa bagay nga na ito, na linawin natin uli sa mag-aadan, ang pag-aadan ay dapat na nasusunod yung mga sunna nito na natalakay na natin nung nakaraan. Nang nag-aadan, siya ay dapat na nag-aadan na merong malakas na boses, merong tamang pronunciation, nakakaalam ng tamang oras, at siya higit sa lahat ay mapagkakatiwalaan na siya ay mag-aadan sa tamang oras ng adan. Hindi yung natutulog, yung hinihintay pa natin dumating para mag-ikama. Nauna pa yung imam. So, dapat yung muaddin, ano siya, alisto siya sa oras. So, pag oras ng adan, nandun na siya. Tapos pag mag-iikama na, dapat nandun na siya. Ngayon, tungkol sa imam, lilinawin ko lang, sunna na ang imam ay darating sa masjid sa mismong oras na ng ikama. Sunna yun. Yun ang dahilan kung bakit ang mga imam, kung mapapansin ninyo, dumarating sila talaga saktong-saktong oras ng ikama. At ibig sabihin, yung sunna nila na sala, ginagawa na nila sa bahay nila bilang halimbawa. Hindi ibig sabihin na ano, pa-importante sila. Huwag niyong isipin yun na pa-importante sila kaya dumarating sila pag saktong oras na ng ikama. Hindi ganun. Yun ay sunna para sa kanila. Ngayon, kung meron mang imam na magsusunna doon sa masjid, halimbawa sa duhur, may dalawang sunna bago yung duhur. Yung fajar, merong isang sunna na dalawang rak'a bago yung fajar. So pwede naman yun. Pero ang sunna talaga pagdating ng imam sa masjid, ito ay ang dumating siya sa mismong oras na itataguyod na ang ikama, ang sala. Kaya dapat yung muaddin, yun nga mapagkakatiwalaan siya, lalong-lalo na sa oras, na pagdating ng imam, nandun na siya, hindi yung inihintay pa siya. O kaya kung meron halimbawa may emergency na yung imam ay yung muaddin, kailangan niya na mag-CR o ano, kailangan niya mag-wudu. So pwede rin naman siyang hintayin, o kaya pwede siya magbilin, katulad ng nangyari minsan si Ismael, nag-wudu ulit, binibilin niya sa iba na may ibang mag-ikama. So pwede rin naman. Pero pagdating nga sa pag-iikama, ang pinaka may karapatan na mag-ikama ay ang nag-adan. Kaya minsan, hinihintay natin yung sino talaga yung nag-adan, hinihintay natin siya na matapos mag-wudu, halimbawa, o hinihintay natin yung nag-adan na gumising para makapag-ikama na tayo dahil siya yung pinakamerong karapatan na mag-ikama. So ito yung iba't ibang mga bagay tungkol sa adan at ikama, alhamdulillah. So titingnan natin, parang ang liit na bagay lang na ito, adan tsaka ikama. Pero ang dami palang mga aral na makukuha natin dito at makikita natin na merong mga tamang paraan para isagawa ang mga bagay na ito at meron tayong mga pagkukulang o mga pagkakamali na dapat natin maitama, inshallah. So sa susunod, tatalakayin naman natin muli ang nadaanan na natin ito ng pahapyaw ng nakaraan, yung kainaman
ng adhan at yung pag-aadhan. At ngayon, sa susunod pala, tatalakayin ulit natin ang mga yun ng mas malawak at mas malalim dahil maraming iba't iba pa ang kainama ng pag-aadhan. So hanggang dito na lang. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.